DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-usap. Pinakwinaw, pwede ka rin maskaran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banalo. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIZ text line 09993766768. Ulitin po natin 09993766768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Today is the first day of December. Oh. Shucks! December na! Oh, 24 days. Babatiin ko na lang yung mga inaanak ko. Wave from a distance. Social distancing po ngayon. Saka so, ano, GCQ pa din daw. GCQ. Ano ba ibig sabihin yung GCQ? Okay. So yung quarantine guidelines. Wow. Ano yan ho? Meron pa ding Interagency Task Force. Mm-hmm. Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine. Mm. Yan, meron hong ganyan, ha. Kung you're in doubt, okay, i-google nyo yan. Yung Interagency Task Force. IATF. Mm-hmm. Omnibus Guidelines. Mm-hmm. Implementation of Community Quarantine. Doon nyo makikita ko ano ibig sabihin ng GCQ. Okay. Ang GCQ ho, General Community Quarantine. Hindi pa yan MGCQ. Okay. Ano pala? Ano ba tayo ngayon? MGCQ? Yeah. Oh, GCQ. GCQ pa rin yata tayo? GCQ. Mm-hmm. Okay. Pinaka ano pa din ho pa yan. Hindi pa yan MGCQ. Susunod sa MGCQ kasi yung new normal. Yung pag-aang ng pag-aang. Kumbaga marami pang restriction itong GCQ kaysa sa MGCQ. Mm-hmm. So GCQ pa rin tayo. Ibig sabihin niya, bawal pa din yung mga discourage ang sa sinasabing ang salita na ginagamit ng IATF. Okay. Discourage. Halimbawa po, Christmas party, family. These are still considered mass gatherings. Alright. Ang pinaka-minimum, ang ano dyan, minimum dyan, susunod kayo sa mga protocols. Uh-huh. Masks, 1 meter, social distancing. Yan. Yan ang minimum. Pero kung private dyan, discouraged daw. Mm-hmm. Reunions, family reunions are considered gatherings, mass gatherings. Yung batas kasi, yung rules ng IATF, hindi saklaw ito eh. Hindi, kasi mga private homes eh. Pero sabi nila, discouraged. Alright. Kasi hindi nila may enforce yan. At your own risk po yan. Okay. Sa mall, ang shopping, ang sinasabi ngayon, baka daw, papayag, ang minors hindi pwede, tsaka senior. Yes. Hindi pwede magpunta sa mall ho yan, no? Ngayon, baka payagan kung may kasamang magulang na minors. Gan. Baka pa lang. Yung mga lugar na public places, restaurants, lalo-lalo na restaurants, 50% lang ngayon yan eh. Of capacity. Yes, may rules na ganyan. Pero bukas, 50% of capacity. Ayon sa IATF, baka bigyan ang mga mayors ng kanya-kanyang authority to set the limit. Ayun na po. Diyan ako nahihira. At gagawing, bahala kayo kung gusto nyo 75 o 50%. Okay. Di siyempre lahat yan, 75. Di ba? Hindi ba? E binigay nyo sa mayor eh. Ayan. Ganyan. Yan ho ang update natin. Okay. Yung mga party, office. Mm-hmm. Office parties. So, public place yan, office. Okay. Bawal yan.
Hindi ba private place ang office? Hindi. Kino-consider nila na public? Oo. Okay. Ngayon, holidays, traditional caroling, parties in offices, not allowed. Right. Yung private sector Christmas parties, bahay, o clubhouse, discourage. Ano ibig sabihin ng discourage? Wala. Wala ho ibig sabihin nyo. Pinapaalala lang. Malabo yan. Kumbaga, pinakikita natin dito sa karambola, pati yung IATF, hindi nila alam ang ginagawa nila. Patawarin sana sila. Sabagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kumbaga, ano lang to shooting from the hip. Yep. Ang ginagawa natin dito, hindi maliwanag. Hindi na ho science-based to. Ito sinasabi namin sa karambola. hindi na science-based. Pati yung... Emotional na lang. Ha? Emotional na lang, ganon. Hula! yeah. 75. What's the difference between 75% and 50%? What's the... Anong science explanation doon to prevent COVID? Wala. Oh, ngayon, bahala na yung mayor. So, ganyan na ho ngayon. Wala nang... Pero siyempre, on the side of science, sinasabi nila, nawala namang katibayan. Okay. Wala namang studies. Wala empirical evidence. Ang sinasabi nila, dahil sa holidays, aakyat ang COVID. Okay, yeah. For what reason? Because of the gatherings. Because of Christmas parties. Everything. Okay. Reunions. Oo. Based on that, ang rules ng IATF, doon binase. Okay. Doon sa mga prediction na yon. Kasi madaming prediction na noon na hindi naman nangyayari. Yep. So, yung ganyan, well, sa akin naman, okay din yun. We err on the side of safety. Yes. Pwede rin ho sa akin yun. Oo. Ang hindi ko lang maganda ngayon, yung vaccine. Nagsisimula na pag-usapan, Trixie. Ito na. Oo nga eh. Ito na at least, po. Mabuti na lang. Mabuti na lang nagsisimula na pag-usapan. Dahil ho, abroad, yan na talaga. Mm-mm. Ang tinitingnan nila kasi by middle of next year. Okay. Magkakaroon na tayo ng vaccine. Ngayon, hindi pa sigurado yung sa UK, yung mura. Moderna. Yun ba yun? Ha? Moderna. Hindi. Iba. Yung sa Oxford. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan yun. Yung dalawa pangalan. Yung sa Oxford. Well, anyway. Okay. Pinag-uusapan na ho yung boxing yan. Pero kahapon kasi lumabas ang presidente. At ang kanyang deklarasyon, GCQ pa rin. In other words, walang pagbabago. Okay. Ng ating... precaution, level ng precaution. Hanggang sa December 31 yan. Yeah. Bukod sa Metro Manila, kasama yung Batangas, buong Batangas province, Batangas province po to. Iloilo City, Tacloban, Lanao, Iligan, at saka Davao. Lahat to MGCQ na. Pera lang to. Pera lang tayo. Mas maluwag yung MGCQ. Okay. No? Kasi nagsalita na naman si Du, yung paborito ni Winner. Yeah, AstraZeneca daw. Ah? AstraZeneca. Yun. No. Hindi pa sigurado yan eh. Sila pinakakulelat sa development eh. Pero sa kanila tayo may kontrata eh. Yung kodigo ko galing kay Boss Vic De Leon Lima. galing parang talaga na, si Vic. Parang ano, nakikinig pa. Kanina napakinggan ko din sila eh. Pinag-uusapan keso eh. Ayun. Sarap nga naman ng keso pag Pasko, di ba? Hindi kasi yun daw keso, hindi naman nakakataba. Good news sa atin yan, Trixie. Hindi talaga daw? Hindi totoo? Daw, sabi daw na scientist. Yun ang sabi nila Vic tsaka ni Alex. Aha! Eh naniniwala ako naman doon sa dalawa na yan. Kailangan maniwala ako dyan. Yes! sarap ata ng keso. Talaga. Di ba? Oh well, anyway, yung paborito ni Winner na si... Health Secretary Francisco Duque Patay. Siya nagsasalita. Mm-hmm. Kapag daw
ginaangan niyang community restrictions, community quarantine restrictions during the Christmas season, maaaring umakyat ang cases ng COVID-19. Okay. Yeah. Hindi nga ho hindi nga napakaganda naman na observation na to. Hindi nga nag-aakyat ng restriction, nagbababa ng restriction tumataas pa din di ba? Ibig sabihin, mahina kayo. Hindi nyo nagagawa yung dapat gawin. Ngayon, ang dahilan nyo, dahil Christmas season, pag nagpagaang tayo ng restrictions, tataas ang COVID. Actually, given na yan. Given whether, yun. Whether... Ang gusto namin malaman, anong ginagawa natin? Anong gusto anong pwede namin gawin? Well, kamukha nga yan, Pasig, meron na siya yung sinasabi ko sa'yo, Trixie. Yung QR code. So, tracing yan, napakaganda niyan. Malalaman mo. Tsaka wala na istorbo. Kasi pag naghantayan kayo doon sa pinto, baka doon ka pa magkaroon ng COVID . Tsaka hassle yung papel. Tsaka ang laki ng chance na magamit yung info mo. Hinihingi cellphone number. Diba? So, yep. Yung ano, lahat kasi nandun falls, na. Lahat ng data mo. Yung pangalan mo, address mo, makukuha doon . Kasi magre-register ka muna, pre-registered. Ibig sabihin, pupunta ka sa website ng Pasig, magre-rehistro ka. Okay. Anong silalagay mo doon? Pangalan, telephone number, tirahan. Tirahan ha, hindi tirahan ha. Tirahan. Tirahan? Age. Bakit sino na naman ang tinira? Alam ko, wala akong sinasabi yung tinitira. So, ano yung mga measure na yun? Kasi pag Pasko, dapat may special ibang measures. Dahil alam naman natin, ang Pasko, ibang klaseng Pasko ng Pilipino. So, kung sasabihin mo lang, discourage, not allowed and everything, wala hong mangyayari dyan. Pag sinabing discouraged, ang naririnig natin is, uy, pwede pala. Diba? Without restrictions. Kumbaga, wala namang bago sa inyong mga sinasabi. Lalo na to si Duque, wala namang bago sa sinasabi niya. Pero alam naman natin, very special ang Pasko. Si Duque, so, puro warning lang. Ano ang pwede namin gawin? Okay. Basta Duque said, the Department of Health is not in favor of placing Metro Manila under MGCQ. Hindi sila pabor. Kung ano man ang dahilan nila, bahala na kayo. Yeah. Ganun ba para sumunod kami? Ganun ba ang paraan para sumunod yung taong bayan? If you're trying to discourage us from holding parties, baka ho dapat bigyan nyo kami ng mga dahilan, mga magagandang katwiran na pinag-aralan nyo. Hindi lang yun dahil sa sinabi ni Duque, ayos na. Alam naman natin, puro palpa kasi nasabi nito mula simula pa. Okay? Hindi ho siya, hindi ganoon kalaki ang credibility nito si Duque sa amin. Okay. Kaya pag siya nagsasalita ng tungkol sa ganyan, wala akong naririnig. Mas malaki ang porsyento na hindi maniwala ang tao . Yun ang problema ko rito . True. Okay. True. Walang credibility kasi. Yun. Mulat-mula ho. Kasi simula pala. Una-una, late na yung kanya reaction. December pa lang, nalaman na ba natin? January. Nalaman na natin na merong case dito. Kailan tayo umaksyon? March na. Okay. Yun nahanap na COVID case. Sumakay ng palso, napunta na Iloilo, napunta na Manila, lumagari. Na-trace ba yung mga kasama niya sa pasahero? Sabi ni Duque, hindi raw binigay ng PAL yung listahan ng pasahero. Nagsinungaling pa. Okay? Number 3, nung nagkakagulo na, namamatay na yung mga doktor, meron palang PPE sa DOH na hindi pinamigay. Kasi daw, bakit nga ba? Hindi pa nila kini-clear kung si abot sa standards.
Sinabi ni ng Pangulo, magbigay tayo ng tulong sa mga frontliners na magkakasakit. Mm. Lalo na doon sa mga namatayan. Mm. Oh, nagawa ba ang sinise yung mga tauhan niya? Yun eh, yung track record na ganoon. Ang sama nang dating sa publiko. Pagkatapos ganito, mm-hmm. merong Pasko excited ang lahat. Kahit pa paano, di ba? Gusto nating siguro makita yung mga mahal mo sa buhay, whatever, mm-hmm. mga kaibigan mo, whatever. Bigyan nyo kami ng bagong guidelines. Hindi lang yung sinabi ni Duque, delikado, tapos na. So they discourage. Mm-hmm. Halatang hindi pinag-isipan ito. Okay. Eh yung sinabi nyo, GCQ, tapos. Ganun lang. Ay, hindi nyo pinag-isipan yan, boss. Wala akong science dyan. Okay. Not rocket science. So, yun daw, contact tracing. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. Pinag-iigihan na raw ni Duque. Yay! After 7 months. Mm-hmm. After marami nang namatay. 7 months, ngayon yung mula. Ngayon mo lang naisip to. Mm. Ngayon lang nagising. Sa katotohanan. The contact rate will increase daw kapag di-escalate. Oh, eto ho. Ano pa yung nung nauso yung testing? Mayo ba yung kulit tayo ng kulit? Nagkanda malat-malat nga ako kakasabi nito. Ang lawak naman ng price range ng test. Yung from 4,000 to 10,000, umabot to pala ng 20,000 yan. Mm-hmm. Oh. Mga kailan lang niya binigyan ng ano. Mm-hmm. At sabi ng Pangulo ceiling, ang ginawa niya price range. Para bigyan nga naman ng pagkakataong kumita ng gusto yung kanya. Diba? Hindi raw natin kailangan mag-ano, ease ng restrictions ngayong Pasko. Okay. Hindi nga kailangan. Bakit? Anong dahilan? Dahil tataas daw yung transmission rate. Boss, very strict na nga tayo. GECQ tayo, tumataas yung transmission rate eh. Hindi siya baka dapat gana. Yun, tignan nyo muna kung ano yung ginagawa nyo. May mali sa ginagawa nyo. Correct. Nakita ba nyo yung itsura ng Divisoria? Oo. Simula so, puro salita lang last yan. Last week? So, pakiusap daw niya. Ngayong Pasko na celebration. Magbago na tayo ng paraan ng celebration. Wow! Hundreds of years of traditions. Gusto mo in an instant baguhin yan. Pakagaling nito si Duque. Idol ko na ngayon to. Pareho tayo. Favorite mo na rin? Pareho na tayo. Ang saya-saya naman ito. Dahil nakiusap siya, pwede na. Magbago na to. The best to. Hindi nga daw mag-uuwian ng mga Pinoy. Dati kasi dagsayan, di ba? Pag December. Nako, makita mo yung naiya. Pag December. Ay nako, sardinas. Daig pa ang Divisoria. Ngayon daw hindi mag-uuwian. Yes, yes. Kasi cross-border restrictions ang So, pinaalalahanan niya ho ang mga ating mga Filipinos overseas. Yeah. Mag-telemeeting na lang daw. Huwag na kami ganun ang ginagawa. Huwag na lang daw umuwi. Maski di mo sabihin. Huwag ganyan na. Maski di mo sabihin. Yan na ho ang desisyon nila eh. Correct. Alam nyo, sayang lang makinig eh. Nanghinayang ako sa oras ko eh. Yan. Ako, ang pinaghahandaan ko the barrage. Kasi full swing ang propaganda machinery ng 3% eh. So, ang gagawin nila, aabangan nila yung mga government officials na magsisiuwian. Discouraged ang family reunions, ang mass gatherings, bakit kayo umuwi? Buti ka pa, nakauwi ka kasi official ka. The rest of us, sinasabi ninyo, Zoom na lang.
Oh my gosh, ang dami ng sa media ngayon. Ang daming walang katuturan na sa media ngayon. Okay. But I'm expecting na for the Christmas season, hindi sila magpapahinga. Tuloy-tuloy yan. Yan ho, December na. Matagal na nakapag-desisyon niya mga OFW. Para magsalita ka ngayon, Duke, too late. It's too late. Para namang hindi nila napaplano yan months in advance, hindi diba? Hindi ba? Matagal na yan. Oo. Okay. Ang dami na rin yung mga followers ko sinasabi. So ngayon, ang inyong sinasabi, Ginoon Duke, yung mga Filipinos overseas are discouraged from coming home this Christmas. Okay. Are discouraged. Yun lang, period. Mm-hmm. Paano kung hindi nyo na-discourage at tumuloy yan? Ano ngayon ang rules nyo? Ano yung mga gagawin ng Department of Health, ng IATF, doon sa mga tumuloy umuwi? We will strongly discourage you. Hindi nyo na nga na-discourage eh. Dahil kayo, discouraged lang kayo eh. Hindi nyo na-discourage. What's the next move? Pagalitan namin kayo. You bad boy. You bad boy. Yan ang sinasabi ko. Hindi pinag-isipan to. Ni Duke, diba? Puro ano lang to. Wala, pa-cute. Statement na... na. Diba? That's all it is. It's, motherhood. Yun, you're being discouraged. I-hire nyo kaya yung, pag hindi na discouraged, ni Lenny. People are discouraged from mass gatherings. Mass gatherings, yes. Family reunions. Hindi nyo nasaway. Na-discourage nyo. Ano ngayon ang mga measures natin? What then? Di, ang tanong ko nga is, so wala na, ready na ba yung mga hospitals? Di ba? Because we're anticipating an increase in the cases because, one, discourage lang. Two, you're right eh. It's what 100 years of tradition na we're trying to discourage. People will gather. Mm. Doon pa nga lang sa Divisoria eh. Pagbibili ng mga bumibili ng... ng patay na doon pa lang. Tama, hindi pa ako maabot sa Pasko. Nandiyan super spreader events na. Paano yung Queso de Bola? Paano yun? Tapos may Lenny Robredo ka pang nakikipagkamayan sa mga disaster areas. Diba? Tapos galit na galit sila kay Harry Roque. Pero sila, hindi dinededman nila yung kamayan blues ni Madam. So, hindi. Ang tanong ko, Mr. Secretary, handa na ba yung mga ospital? Kasi diba that's what we have to do. We anticipate and we prepare. I'll be discouraged from going to the hospital. Grabe kayo. Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede yung be discouraged you from going to the hospital? Or pwede nilang sabihin lang na, I told you so, sabi sa inyo. But you went. Hanggang ganun na lang siguro sila. Pero what I want to hear from the DOH is that they have increased the capacity of hospitals in anticipation of the post-Christmas blues. Yeah. Sigurado yan. Sure na yan. Maski we can anticipate anong gawin nyo, talagang tataas yan. Noon nga, ECQ and NECQ, tumataas Sa Christmas shopping pa lang eh. Ang give us something different, something new? Mm-hmm. Asan kasi yung mga epidemiologists dyan sa DOH? Nagpapahinga since 2017. Ba't hindi kasi buhayan yung Bureau of Epidemiology na may makonsult tayo na website when in doubt? Ano mga practices, best practices abroad na pwede nating gayahin as citizens? Ang sumasalo wala kami is source. Yung tropical diseases. Pero, of course, under the law, it's epidemiology. Very specific yung batas eh. Ewan ko ba? Anyo reminds public gathering is considered a mass gathering, reunions. Alam namin no. Kaya nga gumagawa karamihan, gumagawa ng paraan para malusutan yan eh. Mm-hmm. Okay? Well, speaking of Sec Anyo, pwede mag-hijack bago tayo mag-break. In-announce ni Sec Anyo na si Wilma at Benito Tiamson, who are at large after they have been found guilty of kidnapping and serious illegal detention, are still in the country. So, nag-umpisa na sila ng manhunt.
Oh. Yung pagalitan si Sec Anyo, hindi naman siya yung nag-free dun sa dalawa. Mm. They were freed because may peace talks. Okay. Ay, hindi for any other reason. At sineryoso kasi ni Presidente yung peace talks, and this was his gesture of good faith. Moral of the lesson, kahit mag-gesture ka of good faith dito sa mga ano communist terrorist groups, wala din. At any rate, nag-umpisa na yung manhunt, so encourage lang ang mga tao to post the wanted posters of ano of Benito and Wilma Tiamson. So, encourage. Encourage. Hindi naman discourage. To put up wanted posters. At least bago. Hindi discourage. Hindi siya discourage. Yung vocabulary ni Duque talaga, very motherhood. Wow, discourage. Diba? Ang cute. So, Okay, maraming mabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:30 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Karambola! Pagbalik ng karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angelan. Na-discourage ka ba? Sandra, muntik na akong di pumasok eh. Uy, talaga. Sobrang discourage. Sobrang ako na-discourage dito sa nangyayari na ito. He's being discouraged. Eh, hindi ko kasi malaman. GCQ tayo. Yung ibang mga probinsya, MGCQ. Hindi ko alam kung anong diferensya nun. Halimbawa, sa transport. O sige nga, sabihin sa atin. Pag sa transport, public transport, ito lang ang kaya ng GCQ. Ito lang ang dapat sa MGCQ. Anong diferensya nun? Bakit ganon ang, halimbawa, 10 lang kayo sa jeep, ha? Yung isa, 5. Bakit? Anong diferensya nung 5 at saka yung 10? Ano yun? Isang restaurant daw. Isang restaurant. O, 50% pwede ngayon eh. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin 50% niya? Pwede. Pero bibigyan yung mga mayor ng authority, bahala kayo kung ilang percent gusto nyo. Kaya nagkakagulo. At 75%. Kaya nagkakagulo yung ganyan na programa. Ngayon, ibig sabihin lang sa akin yan, Jonath, ang IATF, at kasi nakikinig kay Duque, sila mismo, hindi nila alam hindi kung nila, anong... Oo. Basta na lang restriction. They're also lost. Kasi like the rest of us. There are supposed to be several guidelines. Unang-una syempre yung positive cases. When you say positive cases, what do you mean? Really? At saka saan papunta 'yon? Kasi pag positive case ka, dapat i-isolate ka, 'di ba? Tapos i-trace ka kung ano nangyari sa buhay mo. Sino yung mga kausap mo, lahat, etc. Lahat 'yon tine-testing. Okay? Positive case, test, tracing. Na-analyze ba yan? Hindi natin naintindihan yung kung ano nangyayari dyan. Hindi, ganito kasi ang naging... Sa akin, ito yung analysis ko. Masyado naging dependent ang ating pag-iisip. Lalo na ang IATF, government, upon the prodding of Duque. Na pag nagkaroon na ng vaccine, all this will disappear. Which was, to say very mildly, stupid. Yes. Okay. Of course. I was being kind. Okay. Nakapagkape ka today. Nakakainis eh. Diba? Masyadong dependent sa vaccine. Yan lang. So wala nang iba tayong kailangan pag-isipan. Okay. Lahat nito, magtiis na lang tayo sa quarantine. Hintayin na lang natin yung vaccine. That was the idea that he sold to us, this Duque. From the very start. Ang sama nun eh. So wala na tayong ibang kailangan pag-isipan. Yan. Ano pa, ang dami ho eh. Kasi nga, hindi inactivate yung mga people that can help us in these times, yung Bureau of Epidemiology. Epidemiology. So asa tayo ng asa sa UP na hindi naman full-time na yan ang ginagawa. Okay, may mga grupo mag-iisip, magmi-meeting sandali, tapos magsasalita, headline, yun na lahat ang pinaniniwalaan natin. At saka yung hindi naman sila full-time yan ang ginagawa, at hindi sila fully armed with studies and scientific evidence. At saka yung studies na yun is
are based, yung studies na yun, based on documents and information coming from the Department of Health. And from the laboratories. Nakino-question na nga. Nakino-question na nga yan. Okay. Yeah. Kaya ngayon, ito yung mga sinasabi natin. Okay, so mag-restrict tayo. Mm-hmm. Anong ibig sabihin na restrictions? Mm-hmm. Airport, transport, land transport, etc., etc. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon tungkol dito sa interprovincial kasi ngayon mag-uuwian yan. Mm-hmm. Siyempre, nasa Manila ako. Hindi naman ako magpapasko sa, na ako lang ang sarili ko, nagtatrabaho ko dito, uuwi ako. Uh-huh. Ano ngayon ang mangyayari sa buhay ko doon? Anong requirements ninyo doon? Anong tatrabahuin natin doon? Pagkatapos, ang sinasabi nila, ito yan. Mm-hmm. Hindi nga nagkakaroon ng relationship ngayon, yung tungkol sa COVID cases at saka recovery cases, at saka mortality. Hmm. Handa ba yung ating mga ospital? Sabi natin, noon, nagkaroon ng problema. Ngayon, mukhang handa dahil walang masyadong walang nag-iingay ngayon eh. kasi, kumbaga na nga, bantad na, masyado ng... Dead-end. Dead-end na ang tambayan, ganito. Number one ho kasi dapat pag-isipan dito, yung balance ng restriction. Mm-hmm. Yung nagsasabi rito, sinasabi, kahit ano yan, basta kailangan mag-ingat. Sure! Okay. Ginagawa naman natin. Yun ang number one priority natin, mag-ingat. Okay. But there are ways paano mag-iingat. Ngayon, kung iyong konsiderasyon, yung pagkalat ng sakit versus livelihood, marami kang dapat pinag-iisipan dyan, maraming paraan. Wala yun. Wala tayo nakukuha doon. Wala. Ano mga bago na findings na sinasabi nila? Wala pa lately. Tungkol sa COVID. Naka-focus sa vaccine. Vaccine na eh. Abroad. Lahat, yung vaccine, yung bagong strain. Lahat, ganyon. Sinasabi sa mamamaya strain, niya. Oo nga pala, no? And sila na nga pinag-aralan na nila eh. Di kumuha na lang tayo doon ng results na study. Tapos analyzing natin, how do we make use that's of that? That's what we're waiting for the DOH ways. To do. Wala yun. UP yung gumagawa. Wala yun. Pero right now, syempre, they're not full-time nga. Hindi, tsaka UP, they're not prepared. Kumbaga volunteer. Lang, volunteer work yan eh. Gusto na tumulong niya mga yan. Oo. Pero sa totoo lang, disadvantage din sila. Dahil wala naman sila armas. Yes, wala. Kumbaga, diba? Wala sila. Ngayon, ang pinag-uukulan natin, it's as if tomorrow, kung nagkaroon ng vaccine, the virus will no longer be... It's not true. Yeah, inaasahan natin masyado. Masyado naging vaccine na reliant yung atin. Maling-mali. Tapos, restriction. In the meantime, anong gagawin natin dun sa mga nawalan ng trabaho? Ngayon na businesses magkakaproblema, etc. and everything. Ang lalim na nga ng tama. Ang tindi nito. And yet, Duque insists, delikado eh. Hmm. Anong paraan para hindi maging delikado? Hmm. That's what we want to know. Hmm. Na wala kayong pag-aaral na ginagawa. Okay. Ito, vaccine. Ito yung sagot niya, pare, sa vaccine. There are concerns kasi. AstraZeneca, sinasabi, abroad, reports from abroad, hindi ganun ka-advance yung kanilang studies. May mga problema. Yes. Okay. So, anong gagawin yan? Sabi ni Duque, aba, pag yung vaccine ng AstraZeneca, hindi pumasaya sa FDA, cancel ang kontrata. Tignan mo. Sabi ko nga, yung FDA nga ho, kaya nyo lutuin eh. Oo, niluluto nga ninyo yan eh. Okay. Remdesivir nga, niluto nyo eh. So, binawal nyo yung... Lianhua. Lianhua. Ang pinayagan nyo, remdesivir. May studies ba kayong ginawa? Wala. Sabi ng WHO later on, nako, useless siya remdesivir. Magkamahal-mahal pa. Pero siya pa rin yung approved. Tapos in-approve nyo yan? Isa pa yun eh. Yun nga, wala kami tiwala sa inyo eh. Bakit nga hindi? O ngayon, sasabihin nyo, kaming bahala dyan. Kapag hindi umubra yung gamot na yan, kaming bahala dyan, kakanselin namin. Kung lutuin nyo nga, sasabihin nyo, umuubra naman eh, maayos yan. Saka ano na yan, wala siyang masasabi niya, anong kakanselin mo? Nakapirma na tayo.
Ayan na. What po. Are you talking about? Depende rin kasi rin. Ay, naku. Sinabi na every year. Para na rin tayo yung dredging. Financial mo, magbabayad bayad tayo. Bayad pa rin tayo. Pero hindi natin kukunin gamot. Hindi natin kukunin yung gamot. Di ba? Bayad na. Pwede ba yung... And yet, ironically, asang-asa tayo sa vaccine lahat dyan tayo nakatutok. Oh. Oh, tsaka hindi piniprepare ang taong bayan for the, for how it's going to be imposed. At saka anong i-expect? Hindi mag-lift ang GCQ just because may vaccine. Oh, yun na nga. Yun na nga. Kasama yun. Dun sa, at saka, ang sinasabi nila, alam na natin dati. Ngayon nga, tinatanong ko nga sa kanila nasan yung mga sinasabi ninyo na mga granular? Granular restrictions. Oo, sabi nila, dito sa barangay na ito, ito yung... Localized, etc. Nawala yan. Which contribute to the confusion, by the way. Ngayon, ang sinabi, hindi, the whole area na. Mega Manila ang GCQ. Akala ko bang lugar localized? Localized. Granular na sinasabi niyo . Ano na nangyari sa contact tracing? Wala. Naggastos tayo. Puro salita. Sabi nila, you stay safe. Yan daw ang recognized at official na tinatatanong. Yeah, we know. Lahat nga ginagawa namin. Sino ba gusto magkasakit? Sa totoo lang. Ganitong... hindi masarap ang kape. Walang pizza. Sino ba gusto kaya magkasakit? Para bang laging... Kasi kayo, hindi kayo sumusunod. Lagi nasa ato yung sisi. Ano kayo ba? Ano bang ginagawa nyo? You have all the means, the resources. Ang laki-laki ng perang ibinigay niya ng presidente dyan para dyan sa effort na yan. Wala nangyayari. Magkano yung budget na binigay sa inyo? Ang dami niyan, laki-laki niyan. At saka ang dami mga projects na hindi tinuloy para lang magkaroon ng pondo para sa SAP, para sa kung saan-saan. Ang dami natin binigay. Realign. As a matter of fact, dapat nga tinitingnan natin kung sa... yun na lang 30 billion pesos na IRM, PhilHealth. Yung original 2 billion for PPE. Original 2 billion for PPE. Sana, anyari na. Hey, in the meantime, may bagong headline ng Manila Times. Holy kabote. Okay. Ano sabi? Sleeping cases hound Leonin. Really? Yeah. Yung 82 niya, 82. Oo. Oh. And some of these go back to... Teka muna. Ako, medyo hindi ako believe doon sa salitang sleeping. Okay. Parang mali. Hindi, tingin ko, depende. Sleeping yan. Pa ba yun na ilang taon na? Baka comatose na yun. Ang sleeping mga ilang buwan lang yan. Sabi sa Manila Times, a document obtained shows that Leonin has been sitting on at least 37 aging cases or those simply awaiting decision. No other Supreme Court magistrate has that many sleeping cases. Leonin has been in the High Court for 8 years, having been appointed by Benigno Aquino III on November 21, 2012. The Article 8, Section 15 of the Constitution and the internal rules of the High Court require Supreme Court justices to decide on cases within 24 months from the filing of the last pleading brief or memorandum. Ibig sabihin ho ng aging case. Sabihin ko lang. Pwede ng desisyonan. Yes. Matagal lang dapat. Pero wala pa ang desisyon. Kumbaga lumampas na dun sa 24-month period. Aging. So hindi na sleeping yun. Yung iba, non-aging, wala pang desisyon pero nag-iintay ng ibang mga pleadings kaya lang mabagal pa rin. Not yet up for decision ang non-aging. Aging, pwede ng desisyonan. Pero... Tapos na lahat yung mga... Lahat, okay na. Dun sa non-aging is also still cause for consideration, for concern sa atin. Kasi ibig sabihin, although hindi pa siya up for resolution, ito yung mga tipong, magre-resolution ka after 11 months, comment. Di ba? 11 months ka nag-intay for comment. 11 months, 11 months ago, you could have very well issued that resolution and there's no reason why that resolution was not issued 11 months ago. So, yung mga ganyan. So, overall backlog of cases, Leonin daw has 82.
Two of his cases have been gathering dust for almost 8 years. Nagkamalbas na yan. Nawalan daw tayo ng signal ah. 14 cases have not moved forward. 14? Oh, 14. For 5 years. Ibig sabihin, walang kahit anong order, walang bago, hindi gumalaw at all. 1 case for 7 years, 2 cases for 6 years, 1 case for 4 years, 6 cases for 3, and 9 cases for 2 years. Wow. Eh, mukhang ang tendency niya talaga. Oo. Gano'n, magpatulog ng mga... Kaso. Kaso. Mm-hmm. Kung boxer to, nako, daig pa nito si Pacquiao. Mm. Galing magpatulog eh. Nay. So, naka. Patay na dyan si Marcos. Lamang ng si headline talaga si, ano eh, si sorry, Justice Leonin. Ngayon, ang tanong is, ano ang pwedeng penalty sa kanya when he violates an internal rule of the Supreme Court? Well, since a Supreme Court justice can be removed only through 2 means, one is through co-warranto, tulad nung nangyari kay May Lucereno, or hindi ka nakakomply dun sa requirements to begin with, meaning your appointment was void ab initio, and therefore, co-warranto, which means you question by what warrant, by what right do you hold that office. It's one. I don't know if that applies here. Kasi nga, we're talking about penalties. Pero a violation of the internal rules of the Supreme Court, sinong magpapunish niyan? The Supreme Court Chief Justice is the administrator also of the court and manages it as its parang, well, primus inter pares. Okay. Other justices, napatawan na po ng penalty noon. Halimbawa, there's one justice na parang na-admonish lang yata due to plagiarism. Oh. Which was allegedly done by one of his staff. Doon sa isang resolution or one of the resolutions. Basta puro admonish. Previous Supreme Court justices have resigned due to scandal such as those involved in bar exam cheating. Diba? Mm. But it's very difficult to penalize a Supreme Court justice by one's colleagues para na tong to do so would be rather extreme. So in the case of May Lucereno, co-warranto po yun. She did not have a right to hold the office dahil kulang siya dun sa requirements. Integrity ang naging issue dun. Dito, how to penalize a sitting justice by his colleagues? Kasi nga, generally, ang mga justices, they want to protect the institution. Kaya ayaw nilang lumalabas yung mga ganito. E, gayon pa man, sunod-sunod na, ilang headline na ba si Justice Leonin ngayon? How is the court, how are his colleagues going to react? Yan ang antabayanan natin. Well, in one case, which is about the inhibition, etc., and everything else, medyo maganda yung ginawa ng Supreme Court doon. Yun, Solomonic yung decision dyan. They closed ranks, they did not allow the inhibition, pero binawi yung show cause. Okay? Kasi nga naman, wala naman justification talaga yan. It's also to protect the justice who recommended that from embarrassment. Kasi because, pag napahiya ang isa, pahiya lahat. Because it was getting to be an embarrassment. Mm-hmm. Kasi wala namang rason kung bakit ka mag-show cause. Besides, nilabas na ng PIO, hindi pa lumalabas yung show cause order na yon. Drop lang pala niya. Wala pang and the NBank had not yet approved it. So nung umakyat na sa NBank, dinisallow yung show cause order, pero they took the recommendation to deny the motion to inhibit. Exciting to. Kulang tayo sa popcorn. Patala kaya kayo ng pizza, no? Tingnan nyo yung mga May 2, 2014. Wow. Then, no, the reason... 6 taon na yun? Oh, malaking concern ito sa atin. Kasi di ba, we keep saying justice delayed. Justice, and all denied. That. Plus, may obligasyon, yung pinakamataas na hukuman to be more... Ano ba yun? To be above reproach. Alam ko kung kasi nag-i-impose sila ng discipline sa mga judges pag nagtagal sila. May teorya ako kung bakit marami siyang ganyan na delayed. Bakit? Na decision and ability. Kasi pag summer, wala siyang tirahan sa Baguio.
Nahihirapan siya. Hindi siya makapag... Grabe kayo. Hindi siya makapagtrabaho. That's oh, awful. Edi ngayon, na-renovate na yung cottage niya sa bahay. Pwede na, pwede na. Hindi pa. Ano? Hindi proposal pa yun. Ah, proposal pa lang ngayon. Oh my God, di lalang tatagal to. Yun. So... Ano bang ginagawa normally pag ganyan? Tatamad-tamad na government of fee na lalo na importante yung iyong posisyon, no? Hindi natin masasabing ano lang yan. Ano yun? Isang kaminero, tagawalis ng kalsada. Di ba? Kung yung tagawalis ng kalsada, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. At least marami lang kalat. Okay. Eh, ito, justice to eh. Yun nga eh. Justice yan. Nako, malaking bagay ho yung... Ang masakit for the members of the bar at saka yung mga judges and justices, let's say, of the Court of Appeals, mga regional trial court and MPC judges, sila subject to the disciplinary actions of the Supreme Court. Supreme Court ang magsususpindi, magdi-disbar, magtatanggal ng mga judges for administrative offenses, sila yung nag-i-impose ng penalties. Therefore, paano ka magkakaroon ng moral ascendancy, sabihan ng isang judge, oy, ang daming kasong natutulog sa iyo kung yung isang mahistrado rin ng Korte Suprema is guilty of the exact same thing but not suffering any penalty from it. Diba? Yung mga ganong klaseng injustice or inequity na nakikita ng publiko ay nakakaapekto dun sa trust na nilalagay natin sa pinakamataas na hukuman. Ayun. We have to be able to trust the High Court to do the right thing, to be above reproach, to abide by the letter and the spirit of the law. Eh kung dito may sariling internal rules, binaviolate ng isang mahistrado, kung hindi gagalaw yung mga ibang mga mahistrado, damay-damay lahat. Okay. So, sana, well ako, I trust the Chief Justice to move. In-address nila yung issue dun sa ano, sa show cause order. Well, I wonder kung i-address yung issue ng cottage. This is something hindi ka na hindi na nakikibo ang Supreme Court and the issue will disappear. Hindi ganito. It's marami not kasing acceptable issue dito sa atin na ganun lang eh. Pabayaan mo lang, mawawala din yung interest ng publiko dyan. Eto ho, hindi ganun ang mangyayari dito. Dahil ongoing ang... Kasi to, may kinalaman to sa Marcos case. Kaya ganyan niya si... Yang nangyayari dyan sa Supreme Court, binabantayan. Dahil merong malaking issue tungkol sa eleksyon. Okay. At malapit na ang eleksyon. Alam nyo naman dito sa atin, pinakapaborito natin pastime sabong. Pangalawa, chismis. Yan. Pangatlo, eleksyon. Yan. Alam nyo naman gano'ng ka-importante sa Pilipino yan. Kaya ito, hindi ito yung bigla na lang disappear in thin air. It will not. It will not. So, importante ho, migang, ito yung punto namin dito sa Karambola. Importante migawin ang Supreme Court dito. Ay, address nila. Mag-hearing sila. They don't have to judge him guilty or ano, merong offense. Wala naman tayong hinihikayat na particular decision. Pero pag hindi in-address, you sweep it under the rug, eh, di ba? Paano yun? Paano yung mga judges? How do you get them to follow yung, now? Supreme Court? Yun. Wala naman niwala. Yun yung perfect yun actually, example. Yun malaking problema. Yun ang malaking problema. Magmamalanduki na. Kasi malabit-labit ng ganun nung Kagiwa eh. Four years. Hawakan niya 4 years siya, walang nangyari. After 4 years lang siya nag-desisyon. Tapos, ang masakit niyan, maliwanag that they had drawn political lines noon. Both, yun ang, at least yung paniniwala ng taong bayan, both Kagiwa and Leonin were appointees of B.S. Aquino. Diba? And, yung mga ibang mga pronouncements nila lead us to believe na meron silang killing. Ngayon, hindi gumagalaw ang Supreme Court on that. For them, until proven otherwise, the presumption is objective sila. Okay lang yan sa atin, objective. Sige, tanggapin natin yan. Pero sunod-sunod lumabas. Lumabas itong cottage. Lumabas itong sleeping cases. Sal-in, reflections. I mean, how much more is the public
going to be asked to take na hindi gumagalaw ang hukuman on the main issue dito sa kaso ng Robredo and Marcos. So unfair naman din na sobrang kuyog na dito, nawawalan na ng tiwala yung taong bayan, ang pinoprotektahan pa rin yung mahistrado. Ngayon, ang defense ni Justice Leonen is this, at sinasabi niya doon sa inhibition. He's saying that hindi dapat binabash ang mga mahistrado. Hindi sila dapat subject to pressures like social media or even chismis and all of that. Ando na tayo. Definitely, the justices have to be protected. Pero how much more protection can you expect kung sunod-sunod na? Ganyan ang ginagawa nyo. Oo. Hindi naman publiko nag-imbento ng mga issues na yan eh. Kayo. Diba? Kayo din eh. Diba? Eh, tinago nga sa publiko yan. Mabuti na lang. Mayroong mga journalist na naghukay niyan eh. Plus, yung pagtatago, yung sweeping under the rug, kayo, sila na yan. Diba? That's on your doorstep. Hindi yan media na pasaway na biglang may nakalkal sa basurahan. Di ba? This is not somebody external. At saka, do not make that excuse na hindi kayo dapat binabas, etc. Because you're part of society. Correct. Hindi mangyayari hindi kayo nakikita. Hindi mangyayari hindi kayo mapupuna kung halimbawa may nangyari. O may nangyayari na hindi nyo yung na inaasahan na dapat ninyong trabaho yung hindi nyo ginagawa. Ganun yun eh. Lalo na yung mga lutuan ng kaso. Hindi pwede yan. Ibig sabihin, kapag nagkakalutuan ng kaso sa Supreme Court, Mawala na lang. Babayaan na lang natin. Hindi pwede yun. So yung so the point here is that we should be able to expect justice. Even yung kahit lang in the form of Caesar's wife doctrine. You have to be above reproach. Diba? Tapos pagkakatiwalaan namin kayo, pero kailangan katiwa-tiwala. Diba? Laman na ng headlines eh. Ilang beses. So, yun yung we'll see. We'd like to give Justice Leonen continuously the benefit of the doubt. And he will be able to retain the benefit of the doubt if he gives up this case. Actually, not if he gives up this case, but to subject himself. Allow himself to be, reviewed? Hindi. Tsaka dumisisyon siya. Yun. What other motions is expecting anyway? What other motions? Meron pa ba siyang ibang motions na pwedeng sabihin? Hindi ko pwedeng desisyonan dahil may mga pending. Hindi pwedeng ganun. Dapat sabihin na niya, ano pa ba? Meron ka pa bang inihintay? Ano bang hinihintay mo? Yun. Ganun yan eh. So, para sa akin, do something. Mm-hmm. Do something to address it. Not give up the case or anything like that. Sorry, bawi ko yan. Do something so that the people will not distrust the Supreme Court. Kasi bahid-bahid na yan eh. Parang yung kay yung kay Justice Kagiwa, after 4 years, the decision siya, di tapos, natalo. At saka naman, delay in the case, nakakawalang gana. What about the trust in the electoral system? That is the main issue. Kasi papasok na naman tayo dyan, if people cannot trust the electoral processes, what can we do? Wala na diba? Yan. Nag-abala pa tayo. Iabot na lang natin sa Smartmatic at sila yung magpa-highest bidder. Yun na lang ang magiging mga leaders natin. Tsaka, is this really what we want to tell the public? Kahit tama ka, aabutin ka ng pagkatagal-tagal. So it's as though natalo ka pa rin. Kumbaga, doble talo mo. Talo ka na sa proclamation, talo ka pa sa Korte Suprema. Kasi wala ka namang masaserve na . Tapos magiging moth and epidemic. Magiging epidemic yan. Yeah, parang epidemiology. Yan ang mangyayari. Yan ang mabigat, actually. Kaya Justice Leonen, bye-byein mo na to. Correct. Bye-byein? Hindi pwede. Kasi top secret yun. Top secret. Baka malabat. Yung code yun yung bye-byein. Watermark. Ibig sabihin ng watermark. On its own, di mo mababasa yun. Kailangan meron kang... May gadget ka. Para malaman mo kung kanino galing yung document na yun.
Kaya itong si... Akalain mo natundot pa ni Jomar yun. Nalaman niya paano may baybayin. Akalain mo. Kasi yun yung distinctive mark eh. Para ano niya. So siya kumuha ng gadget to read it? Jomar ka ha. Sobra ka na Jomar ha. Ang dami mo na hinagawa. Misa na, nagduduto na ako sa iyo. Ano ka ba, reporter o secret agent? So, ano ko. Pero ang tindi na nito, linggo-linggo, laman ng headline si, ano, si Justice. Ayokong isipin that there's so much wrong. Pero, for me, it's the electoral case. Malaki yung matatahimik talaga lahat eh pagka ano. Nako, nagkakagulo na naman dyan sa COMELEC ngayon. Tukol sa pera. Pagbalik ng karambola ang oras natin. May bago daw makina, nabibili. Sarap. Oras natin, 9:04 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nababalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Paki-greet daw, happy birthday, Richard Von Pantaleon. Anak ay, hindi pwede. Denied motion to greet happy birthday. Si Richard Von Pantaleon. Ay! Kanino anak? Happy birthday daw, sabi ng nanay niya. Ay, nako, hindi pwede, Richard. Hindi pwede, denied. Hindi pwede mabati ng happy birthday kay Richard Von Pantaleon. Uulitin ko ha, Richard Von Pantaleon. Kahit birthday mo ngayon, hindi ka namin binabati. Nang happy birthday. Ilan taon daw? Ilan taon ha? Yes. 22 years old. Lalo nang hindi pwede. 22 years old. On your 22nd birthday, Richard Von Pantaleon. Hindi bumabati ang karambola sa iyo. Kasi age of consent na yan eh. Ano anong dahilan na iniisip natin para hindi makabati ah? Meron pa. Nagpadala kasi ng pansit at saka pichi-pichi. Nako! Ayoko niyan. Sandamakmak na carbs nasa jar. Yan mong pansit malabon, hindi ko paborito 'yan. Pampatabayan eh. Hindi ko paborito 'yan. Yung mami niya kasi, si Mami Susana Senko, laging nanonood daw ng karambolas from Coquitlam, British Columbia, Canada. British Columbia sa mga Vancouver area. Simula daw na inintroduce niya ang karambola, ay dinaig pa daw siya sa panonood. Ayun. Birthday ngayon. Nako. So, nagre-request. Ano pangalan? Si Ma'am Susana Senko. British Columbia. British Columbia. Sa Canada. Huwag natin batiin yan. Ma'am Susana Senko, kahit nagpadala pa kayo ng pansit at saka pichi-pichi, di namin kayo binabati. Napampataba. Tataba na naman ako yan eh. Buti pa si Trixie, sexy-sexy, kaya hindi niya yan, hindi niya not ipapansin. Not for long, kasi may pansit. Okay. pag tinuloy-tuloy nito, pag dinagdagan nyo pa ng pizza yan, ay, diba? All the more, hindi namin kayo papansinin. Diba? So, sa birthday ni Mami Susana Senko ngayong araw na ito. Papasalamat ulit ako. Ngayon ko nakukunin yung donation ng mga magigiting na kababayan natin dyan sa Amerika. Diba nag-fundraising si Coach? Si Coach. Na imbes na mag-birthday yung kanyang may bahay. Nag-campaign sila for donation for the victim of Ulysses. Marami nagbigay. Ngayon makukuha ko na yung pera mahigit sa $2,000. Tuloy-tuloy pa rin namin to assist type of victims, no? Hanggang ngayon kasi sa Cagayan Valley, maraming problema.
Hanggang ngayon, sa Bicol matindi pa. Ngayon, rehab na siyempre. Ano? Medyo pababa na yung relief operations. Rehab kaya rehab na ngayon. As a matter of fact, ang, meron yatang interagency, ano yung Build Back Better grupo. Ngayon, ngayon yun. Kasi yung ngayon, rehab na pinag-uusapan, anong gagawin natin? Para hindi na maulit ito. Salamat uli kay OG Menor. Nasambeda yan, ha. Oy. Siya yung una-una nag-donate. Si OG, basketball player. Oo, oh, Nasambeda. Oh. PBA. Mm-hmm. Si Rainy Santos. Si Alex Madlang Bayan. Trisha Dueñas. Okay. Si Chine Myers. Okay. Si Marcy G. Si Julie Dustin. Amy Olivares, Lily Littlefield, Charis Gonzalez, Ed and Shirley, Chris McGarry, Jason Escobar, John and Tony Tobias, Jackie Tan, Nympha David, Chris, ito pa, sandali ah, Benji and Alice Padchan, Angeli and Sebastian Tijares, Don Pejoro. Daming hindi babati. Yoro Leberisa. Okay. Al and Loren Landasan. Anonymous. Another anonymous. Yung anonymous na yun, $300 yun. Ah. Ang lupit nito mag-anonymous na to. Ah. Diba? Tapos, si Danny Victorio. Pinsa ko to eh. Cyrene and Jean Calaguas. Noel and Susan Evangelista from L.A. Banjo Hilbuena. Okay. Carmen Gueco and the Canilao family. Maraming anonymous pledges. So naabot namin yung goal na 2,000 sumobra pa. $2,000. Charmaine Miranda from Vallejo. Okay. Aldrin Andrade. Tapos na. Ah, isa pa. Cecil Santos. Ba. Garcia. Buti ni naiwan. So, pinadala na ho yung pera at mamaya, eh, kukunin ko na. Ang daming ano niyan. Daming itlog. Ang daming, daming ano niyan. Itlog. Eh, kung 2,000, mahigit 100,000 yun. Ayun, kasi bumili kami sa Pure Gold ng mga... At least hindi yun nabubulok. Ngayon pwede na sila magluto-luto. Meron ng konting dilata, bigas. May nag-donate kasi ng bigas ng ano? Ilang kaban? Sako-sako. Wow. And so we have to repack it. Oh my God. Buti na lang masipag yung aming... In charge. Okay. Si Mike Absede. Yung kanyang bakuran, puno-puno ng supot. Okay. Kasi nirepack. Makikita mo, paligid ng swimming pool. Eh, puro support. Eh, yun lang yung bakante doon sa kanya. Dahay. Galing. Mabuti hindi. Hindi, ang mabuti dyan, may mga nagdo-donate at lahat, hindi niyo nyo ibinabaon. Hindi naman nabubulok, binibigay agad natin. At saka hindi na kami nagpapa-picture taking. Hindi kayo nagpapa-picture for press release. Nagpapasalamat lang kami sa mga nagdo-donate. Saka hindi nyo pinapalitan yung mga, yung mga etiketa. Kasi pinapalitan dati. Donated by ganito, ginagawang DSWD. Noong panahon na yan. Ayaw nga nila, noong mga kamiyembro ko. Kasi may supot na recyclable eh. At least magagamit pa. Eh, ang gusto ko, lagyan naman lang ng Rotary logo. Para malam. Ayaw nila, hindi nakakahiya. Hindi, kako, hindi nakakahiya yan. Diba? Kasi para malaman naman nila, so in the future, pwede sila mag-donate through Rotary. Eh, makakagawa sila ng kabutihan. Pero ayaw pa rin. Ayaw eh. Nahihiya eh. Alam mo naman, may mga ganun tao na kaya nga anonymous eh. Ngayon, ito ang panakot ng bata mo, Karing Conrad. Panakot? Ito. By the end of the year daw, magkakaroon na tayo ng 500,000 cases. Iyan o ngayon. Si Duque? Ngayon. So, kasi yung number na yan, cumulative yan ha? Oo nga. So, ibig sabihin, yung active cases... Hindi, ganito. Ano additional? Ganito. No? Bakit nananakot siya ng ganyan? Kaya nga nakakarama ng ganyan. Kasi ganito. 450,000 ang positive cases. Positive ba? Ibig sabihin yan yung... No. Ang ano, alam mo ba kung ilan ang ano, ilan ang nag-recover? Mga 420,000 etc. Kaya nga More. Bakit ko sinasabi ngayon, tatakutin mo ang taong bayan, uy, magkakaroon tayo ng 500,000. Eh, nagre-recover ba? Almost 90%. Ayan nga yung style.
ano yung scare tactics? Ano pa yan? Yan ang style niya. Grabe. Oh, another, ano, since we're talking about scare tactics. Marami ngayon, makikita ka sa social media, ano, pinatay daw itong anak ni Congresswoman Kulyamat. Cold-blooded killing. Really? Yeah, yeah. Akala tapos, ko ma-encounter. Oy, kayo, dapat i-condemn ninyo yung pagtutupeyo daw ng katawan ni Juveline Kulyamat. Doon sa ano kasi na-post yung picture ng ano nung platoon I think na ano na naka-encounter. Okay. Sila yung naka-recover ng body at saka ng mga firearms na naiwan after the encounter. Okay. Okay. Now, some things to be cleared up. Unang-una, hindi cold-blooded killing yan and this is not under any circumstances considered a murder. Kasi pagka-encounter at lalo na unahan sa barilan yan, yung mga ganitong klaseng laban ay exempting circumstance yan. Mm. So, hindi nyo pwedeng i-characterize na murder. In the act of committing rebellion po, yung mga yan, alam naman sabihin ng military, okay, wait a minute, di ba? You're in the act of committing rebellion, arrestoy namin kayo. Kung ang salubong sa kanila ay bala. Mm-hmm. Ba? So, hindi to cold-blooded. Hindi, bakit may kailangan mga comments sa social media? Eh kasi, talo sila eh. Yung platoon leader nga, parang apologetic, sabi niya kasi na-pin-down siya. Na-pin-down siya eh. Mm. Sino? Si Juveline? Juveline, ha? Parang apologetic kasi parang nagkaroon iniwan siya, parang naiwan siya eh. Iniwan siya. Parang gano'n, apologetic. Hindi naman namin alam na siya yan eh. Oo. Eh, pag gano'n, sinasabi nga natin, kahapon pa sinasabi natin, pag banatan, ano na yan? To whom it may concern you? Walang ano yan, Pilipino. Kasi sinisino. Nag-aanoang kayo, exchange pa yun kayo eh. Baka unahan mo ako eh. Totoo yan. O, and that's part mo? Of SOP. Kahit maging police, maging military, you have the right to shoot back to defend yourself. But in this case, ang sinasabi pa nga nila, the military should the media, government officials, kayong mga nag-claim ng moral ascendancy diyan, katulad ko daw, wala akong kiniklaim kahit kailan makasalanan ako. Pero ang sabi, dapat kundinahin daw yung picture taking, yung posing-posing, mga ganyan. Kasi violation ng rules of war. Wait! Rules of war kayo dyan, terorista kayo. Diba? Una-una, magkaliwanagan tayo. Sino nagva-violate ng international humanitarian law dito? It's the Communist Terrorist Group. It's the CPP-NPA. Sila yung nagre-rebelde. They are both in the act of committing a crime and committing an act against international humanitarian law by terrorism. Okay? Wag niyong papayagan mag-claim yung mga chuwari-wap ng kabilang parlor saying na ang military is violating international humanitarian law. Also, if you will take note, yesterday nag-issue ng statement ang AFP saying we will investigate this. Picture taking is normal kasi part ng documentation yan. Alam niya yung parang katulad ni Lenny na parating may dala na camera, sabi niya liquidation. O kung tatanggapin nyo kay Lenny, tanggapin nyo dun sa military kasi they have to claim number of kills, number of recovered arms, etc. To document the fact na may encounter sila. And ang question daw nila doon, ba't ginawang public yung photo? Yun ang ano, and the AFP says yeah, we will investigate. Doon merong kaparusahan na mangyayari. Walang sinasabi ang AFP na yes, congratulations for celebrating the death. Hindi. Pinatake down nga eh. Oo, they nagkamali. Took it down. Sa bureaucracy. They admit a mistake may and nagkamali. They are saying, we are investigating ngayon, to find out who's wrong. Ang nangyayari para sa akin, yun ang naging issue. Pinalalaki ngayon yun. Yun ang naging issue. For what reason? Siyempre, to gain public sympathy. Correct. Okay. Marami na hong encounter na nangyayari at marami nang namatay both on both sides. Correct. Okay? Pero pag namamatay yan ng AFP sa kanila, hindi nila ginagawang issue. Human rights issue yan. Pinapakita yun. War issue or ano to? Crime against humanity issue or what? Hindi eh. Both sides namamatay yan ho yan. Ngayon, what makes this special is, sikat yung nanay. Okay. Nung namatay. May clout doon sa kanyang grupo, which is the Makabayan Black, and therefore, pwede mag-ingay.
Kung iba yung namatay na yon at hindi ganun kalakas yung clout, okay. Hindi rin ganun kaingay yan. Okay. Okay, ganun natin tignan yan. Ganun natin analyze. Totoong may nagkamali. Oo. May tatanga-tanga ang isang bureaucrat. Naglabas. Tinanggal na? Ano na? Yung nilabas? Na photo? Dito kitan. Oh, they took it pati down? Ako, yung ano, kasi ni-repost ko yan eh. I also took it down. So, kasi walang nagsasabi, whether military or even the support of the government. Nobody is saying that it is right. And as a matter of fact, the AFP addressed the issue by saying, iniimbestigan namin, hahanapin namin kung sino yung nag-post nito or pumayag na mag-post ito. Doon nakuha yun. Yeah. Okay. Ano, so, the same, Kalinaw News, which is AFP affiliated, and PNA, Philippine Meron News Agency. Meron pang claim mo na misleading, ha, na pinarada raw yung katawan. Mali yun. That's not kasi true. Kinuha ho ng militar yan, ibinaba. Pwedeng iwanan na lang nila yan, di ba, Trixie? Iniwanan eh. Iniwanan diba? Nga ng mga kasama eh. Hindi, yung military. Kaya nga, pwedeng iwanan na nila yun. Wala pa, okay nila. They could have. Oh, eh, kunan ng nila. Picture, tapos uwi. Oh. Inuwi nila, binuhat daw ng mga tropa yung katawan nitong batang to para may ilibing. Yung pamilya. Yung pamilya, yung mother. Pero ang ano yung sukle, anong unang sukle? Sigurado kami tatahi-tahiin ninyo ito, gagawin ninyong red tagging ito. Sigurado kami, ginawa ninyong trophy, kinukundi na namin kayo. So what does that say dun sa mga sundalo natin that complied, ha? They could have said compliance with the international humanitarian law. Dinala na document na lang nila, ilibing nila doon. That would have been still the appropriate treatment for the adversaries. Worry, this is war. Ang ano nga, kaya ang sinasabi ko, yung platoon leader mismo, quite apologetic, we didn't even know, sabi niya. Sabi niya, hindi naman namin alam. Anak ni congressman yan eh. Oo. Diba? Eh, banatan. Paano mga ano hong gagawin namin ngayon? Si Presidente has already said in his televised speech yesterday. Hindi namin kayo rinere-tack. We are telling that you are CPP fronts. Diretsuhan. Walang tagging yan. O, dun sa nagtatanong, anong batas ang violate? International Humanitarian Law, the Geneva Convention 4, Article 16, Paragraph 2, 1949 Convention. As far as military considerations allow, each party to the conflict shall facilitate the steps taken to protect the killed against ill treatment. Pero if you're going to claim that, if the CPP-NPA is going to claim that, anak ng ano, unang-una, parang they're demanding the same rights as a belligerency. Pag kinilala natin na belligerency yan, para tayong nagbigay ng konting sovereignty sa kanila. We cannot do that. But we allow, you know, that we require humane treatment of all members of the of ano or in any conflict. Pero hindi natin sila kikilalanin na party to the Geneva Convention or subject to that. But assuming they claim that and assuming may legitimacy yung claim nila na o kailangan under international humanitarian law may obligation ng military to comply with this. Sino bang terorista? You want compliance by the military pero kayo hindi, nagko-conduct kayo ng mga crimes against humanity? Tigilan ako. Kadamahan ninyo online palibasa walang nagko-call out sa inyo. You can't even cite which IHL rule you're citing. Sinasabi ninyo acts of war. Nak nang ano, sige game. Laban tayo, debate tayo on international humanitarian law. Tingnan natin sino sa inyo iiyak. Pansit Malabon. Kailangan pagkakain yun sa akin. Yan, kailangan. As a matter of fact, kung gusto ninyo talagang matindi, maliban pa kay Attorney Trixie, kausapin nyo na si Harry the Caller. Harry the Caller? Tawagan nyo. Pero to be fair, si Harry is an expert ha sa international law. Tawagan nyo na siya. O ano? Harry, talagang violator kayo eh. Oo. Diba? Ano kayo hindi, hindi maganda rin kasi. Makikipaglabang ka. Oo. Pag natatalo ka, you cry foul. Basketball. Laro tayo. Sige. Talo. Natatalo ako eh. So tingin malalapit sa akin. Foul. 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 Anong klaseng laban? Anong klaseng laban nyo? Parang yung sinasabi ni Bobby at saka yung mga iba.
kayo, ang sinasabi ninyo dati, gusto niyo kailangan ba? Patas daw. Ha? Kailan naging patas yan? Hindi ganyan. Ito kayo nga eh, asymmetrical warfare nga kayo eh. Ni Bobby, Bobby. Si Bobby, Secretary General to ng, ano, ng Manila Rizal Party Committee ito. Nung ano? 70s. Ang sabi niya, we were waging ano eh, battle. I-overthrow na natin ang government. Ngayon, hihingi tayo ng ano? Compensation? Ha? Ano kayo, war veteran? Bakit ganun? Lolo ko nga, hindi humingi ng ano eh. Compensation? Ng pension as a war veteran? Tapos ngayon yung nilalabanan mo ng gobyerno, hihingi ka ng compensation? Yeah. Di lang yun, bumibitiw-bitiw na ngayon si ano, si Teddy Casino ng Pistox. Oh. Talaga? Bakit? Dahil natatalo kayo? Hindi, kailangan talaga yung pistol. Hindi, kailangan yun. Kaya Trixie. Oh. To prevent the merciless killing of ano of kids. Oh. Like ano, like Trixie. Javelin Kulyamat. Trixie naman. To prevent daw. Be compassionate. No, they should be compassionate. They should stop recruiting kids. Victim kami rito. Victim kami, oo. Ang hirap naman lulunin niyan. Wala bang kasamang pizza? Hindi ka payag na victim kami. Oh. Ikaw naman, Trixie. Sa mga ganyan na nag-ano ka, masyado kang matindi ang ano mo. Paniniwala mo. Go through spiritual strengthening. I have to reflect on this. Oh, reflect. Trixie, sinasabi namin sa'yo. Tapatan tayo. Bilang magkakarambon. Tapatan. Kami ni Parin Jonathan. We discourage you. Please. Alam mo na yun. Sige na nga. Discourage you. Sige, makasulat ng reflections. Habang nag-iintay na. Teka, layo na. Oras na. Magkabalik ka na po. Oras natin 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama ko rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ulitin ko talaga yung mga communist terrorist groups. Mabuti na lang. No? Ay, congratulations to Congressman Abraham Bumble Tolentino. Bakit? He was just elected to his 4-year term as POC, Philippine Olympic Committee President. Oh, I see. Yan na Bumble. Oh, wow. Nice. Ano yan versus Aranas? Ah, si Clink. Clink. Yan yung JSIS dati. JSIS dati. What do you get out of being head of the Philippine Olympic Committee, aside from headaches? Hindi, prestige. Aside from prestige. Alam mo kasi may tao talaga, ang puso nasa sports. Sports, Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Di may alcohol pang kasama yan. May alcohol na kasama yun. Hindi ko nakita yun. May alcohol nga pala. Kailangan sa panahon ng pandemya. Pamilya, sports pa. So kanilang ano yan, kami magkakapatid hanggang ngayon, involved kami sa sports. Na wala namang pakinabang na monetary. Yeah. Ang ano ho doon, kumbaga, psychic income. Oh, tsaka ano yan, parang... Hindi mo mahahawakan. Para psychic lang. Psychic lang. Psychic lang. Ano yan eh, psychic parang ka nag-prat. Kasi camaraderie. Ganun klase. And sports, they say, according to studies, ang masama nga nito, ang mga kalalakihan lang na bata, ang engage in sports, ang mga babae, early on in grade school, they drop out of sports. Sayang. Which is bad. Bad. Okay. So, hindi ka mga ni Trixie hanggang nag-basketball high to. High school. No? College. Nag-college. Uy, pumasa ako sa UP women's basketball. Wala akong oras. Karamihan mo ng mga ating mga estudyante babae, they drop out of sports. Which should not be the case. Which is sad. It should not be the case. Tama. Marami rin lalaki. By that time na iba na ang hilig, they drop out of sports. Pero yan ho ang programa ngayon, dapat. Dapat na yun. Yes. So, importante rin sa atin yung POC. Napaka-importante nun. Pati nga yung programa ng grassroots sports. Although, siyempre, galit si Risa Ontiveros na merong magandang training center yung ating mga atleta sa Clark. Pero siya lang naman yun eh. And who cares about what she thinks? Okay. Ito, balikan ko itong ano pare ha, itong create.
Ay! Diba, tuloy-tuloy ang lobby. Ngayon, nagsasalita yung mga supposed experts. Ang bone of contention ngayon ay yung 1 billion na threshold. Yeah. Kasi okay. Daw ho, ang 1 billion pesos na investment, pag lumagpas dyan ang iyong investment, punta ka na dun sa committee. Below that, bahala yung BOI, PESA. All the others. Yung PESA, yung SBMA, Cagayan de Oro, yung mga yan. Bahala okay. silang magbigay na incentive. Below. 1 billion. 1 billion. Kasi may mga range yan eh. Yung mga incentives. Parang testing lang. From 4 years to 7 years. Okay. Ang iyong incentive. Tax breaks. Okay. So pwede kang bigyan ng 7 years. Pwede kang bigyan ng 5 or 6. Pag below 1 billion, yan na yung pesa na magde-decide. Okay. You don't have to go to the committee. Committee. Ang sabi nila, ang baba naman ng 1 billion. Dapat yan, 25 billion. E di lahat na ng investments, pesa na lang. Wala, bakit ba tayo nag-create? Diba? Okay. Kayo naman, para may forever. Para may forever. Diba? Magre-return of the comeback lang yung yun. Mga 3,000 plus so, companies na yan. Iyan mo ngayon ang lobby na pinupukpok ang media. Para hindi daw mawala ng trabaho yung 700,000. O pa, experts na nagsasalita. John Forbes. Diba? That mga paragon experts. Of expertise. So, yung, John Forbes! Electronics okay. Association. Kasi yung 1 billion at this point in time, especially under pandemic, maliit na investment. Yeah. Well, ito ang argument ng gobyerno. These are data-driven. Alalahanin nyo, data to. Official. Mahirap mong lutuin labanan yan. To. Mahirap mong lutuin figures. Yan. Hindi ka mukhaano sinasabi ng mga lobbyists. Puro sali-salita. Nung hiningan ni Pia Cayetano, asan ang... Sige, documents. Figures. Wala kayo maibigay. Puro pala kayo dakdak. Yan. Sabi ng gobyerno, eto ho, from 2017 to 2019, mahigit 400 ang nagpalista sa PESA. Okay. Ilan ang over 1 billion? Ilan? Out of the 400? Tatlo. Tatlo lang. Gusto nyo, itaas sa 25 billion. Hindi lahat pesa na. Diba? Okay. Yung nagpalista sa BOI. Ihirang na natin sila na bagong BOI. Tsaka DOF. Na over 1 billion in the past 5 years. Ilan? Ba, mas nakalamang ang BOI dito. Naka-apat po. Naka-apat lang. Yan. Tapos gusto nyo, 25 billion ang threshold. Di wala na lang. Wala na lang batas na bago. Okay? Kayo naman. Ito pa, isa pa. Alam mo ba, ngayong pesa, ilan ang economic zone na inauthorize niya? 300. Binigyan niya ng lisensya maging economic zone. 300. Merong sa Makati. Ano yung Makati? Economic Special Economic Zone? Ano yan? Glorieta 1. Glorieta 2. May mga buildings nga eh. May kwarto nga, especially kung... Zwilig! Yung Zwilig na building sa kanto ng Makati at saka Paseo de Rojas. Yung malaking building doon. Special economic zone yan. What's wrong with that? It's a green building. Ganun ba? Nalagyan nila ng... Building economic zone. Mabuti nga, building yan eh. Yung iba nga, Glorieta 1, Glorieta 2. May mga iba dito, dalawang kwarto eh. Meron nga subdivision eh. Sa Pampanga, buong subdivision. Buong subdivision, economic zone. 300 ho yan. Tapos ang gusto nito man naglalabi, ibigay sa pesa yan. Ang discretion. Ang discretion. Yes. Diba? Di yan sarap. At ang dami ng experts ngayon nagsasalita. Sarap questionin yung constitutionality niyan. Nito? Talaga? Yung delegation of authority to determine who is tax exempt. Oo nga eh. Sa akin, suspicious yan eh. Hindi yan dinidelegate. Only the, it should be stated in the law. Clearly, we are entitled to it. Actually, huwag mo masyadong pinagsasabihan, Trixie. Because that's going to be one of the main issues.
of constitutionality. Ah, dito sa crate. Wala itong crate. Ah, may mag-aano, may question. Unconstitutional 'yan, ha. Uh-huh. You should not be able, you should not be delegating. Hindi ang argument lang nila, red tape. Ano daw? Red tape kasi pag over 1 billion. Kailangan pa dumaan doon sa committee. Another red tape 'yon. Hindi, magkaso sila. Hmm. Ha? Magkaso sila. Karta. Alam naman nila matatalo sila, pero sige lang. Pero red tape lang daw yun. Kawawa naman daw yung mga... silang pruweba niyan. Mga maliliit. Hindi nga, maliliit nga, 1 billion and below. Correct, di ba? Ito kasi, ang pinipreven dito, yung mga lutuan. Parang napaghahalataan eh. Building, magkakaroon, building, like swelling, magkakaroon ng tax incentive. Dahil, ire-register ng pesa, as an economic zone. Saan mo nakakita ang building economic zone? Basta nagkaroon, maski na 2 kwarto lang, na BPO. Economic, special economic zone yan. 25 seats, bibigyan yan. Pesa, register. Eh di buong building ngayon, ano na? Oo. Buong building, halimbawa, buong building, 8 floors. Mm-hmm. 2 floors lang yung talagang totoong merong activity na pang ano talaga. BPO. O BPO or whatever. Mm-hmm. Yung building yung buong building. Yung mga naman ano na doon. Pwede ka na mag-register. Ayun. Sarap ano. Para din yung export yan. Yung committee na yan, pampagulo yan. Yung committee na yan. Ah, pampagulo ba yan? Pampagulo yan. Pampagulo. Oh, padagdag pa sa bureaucracy yan. Aha. Uh-huh. Kaya kay po hanggang sa huli yan pagdating sa ito pinag-uusapan pa lang ito kasi nakapasa na. Uh-huh. Ang mas matinding ano diyan. Hindi nga ang laki na nga ng concession na kuha nila eh. Oo nga. Doon sa naipasang bill, 10 years nga yung forever. Diba? Yung GIE. Ito ah. Ginawan 10 years. Diba? Ito laki ng ang laki yung fearless forecast ito, pare. Ito, nakapasa na ito. Pipirmahan na lang ni Presidente ito. Kasi wala nang magbabay kami. Inadapt na yan. Ang magiging mangyari dito, tapos na ang Administration Duterte first. Ah, hindi pa tapos yung rules. Ayun, maglalaban. Hindi ma-implement doon yan. Doon maglalalabanan yan. Eh ngayon pa lang, naglalabanan na eh. Sa rules, hindi matatapos yung rules, walang ma-implement. Happy-happy. Happy-happy pa rin. Implementation, i-delay nila yung implementation. Yung transition period. Meron kasi provision. May transition eh. May transition period eh. Ayan. Hindi mangyayari yung rules. May transition period. Banatan yung rules na yan. Ang kasi ang number 1 dyan sa transition period, yung 5% pa rin. Na forever na gustong tanggalin. And ever. Forever and ever, amen. Just as always. Yeah. Parang ano lang, parang election case, no? May forever. Ay, nako, ganyan yan. May forever. Eh kung yung pagdandalin sa Supreme Court yung case. Ay, nako. yung pag napunta kay Leone yan, nako. Hindi, sigurado kayo, Boss Jonathan, yung water cases, wala dun sa isang justice na yun, eh? Ako, tingin ko. Tingin mo. Tagal na yan, no? Hindi, silang dalawa lang. Ben Kagewat saka siya. Oh, my baka stars. Nandun. Baka nandun. Between the two of them. Mga inaantok yung mga kaso pag dumating dun. Pero ako, yan, ito, napakaganda nitong create nito. As a matter of fact, masyado na nga luniwagan dahil dyan sa 10 year, et cetera na yan. Ang dami na lang concession. Mas maluwang pa kasi, yung rules, hindi man, ay, nakapagawa. Delikado. Kailangan bantayan. Kailangan bantayan yan. Your rules. Kung ako yung si... Hindi, bigay nila kay Duque. Nako. Ah. Di ba nagkaroon na? Panalo na yung lobby. Panalo na, IRR. Wala na, IRR. Hindi, discourage na lang daw nila. Hindi, discourage na lang. Para anong? Huwag kayong gumawa ng rules at this point dahil nasa pandemic tayo. Ayun. Maganda argument yan. Maganda argument. Kalain mo, nasa gitna ng pandemic. Gumagawa kayo ng rules? Patuturin yan. Mahawa pa yung mga tao sa katangahan. E samantalang tumantuha yung mga SMEs. SMSE. Small and medium scale enterprises. Micro. MSM. Ayun pala. Micro, small and medium scale enterprises. Tuwan-tuwa rito kasi 20% na lang sila upon signing. Yung mga malalaki, 5 million assets above, 25 pa rin.
So, ang laking break nito para sa mga maliliit na businesses. Oh. Okay. Well, maganda yan na, na matuwa kayo. Susundan din kayo ng mga yan na matuwa rin. Kasi wala yung rules eh. Yun. Matutuwa rin sila dahil forever pa sila. Sabihin nila, unenforceable. Unenforceable yan. Wow. Kailan lagi anon? Baka naman makakuha sila ng opinion. Ay! Habang pending ako, yung ano. Pinakamagaling yung opinion. The best yan. The best. Ano? Para kang nakakuha ng rule para sa ilang. Para reflection lang. Correct. The best yun, the best. Tapos di sa'yo lang pagod nitong sila ano. Sila Chua. Oh, lahat yun. Diba? Kung napasa nga, pero hindi naman na-implement. Yan. May we be advised. Yan lang ngayon. Yan. May we be on advised. On the implementation of create, etc. This law, RA, ganyan-ganyan, etc. Without the implementing rules, can they impose, etc., etc. na yan. Di wala na yan. Pag nag-file ka ngayon ng ano, ng income tax, iano mo pa rin yung forever mo. Kasi sasabi mo, wala pa nga implementing rules eh. How can we comply? We don't even know. Magagaling yung mga yan. Kaya nga mali si Trixie. Dapat ito tax lawyer to eh. Doon niya Trixie. Doon niya naman eh. Doon niya Trixie. It's about time. Bagay naman sa'yo. Oh, diba? It's about time. Yung doon niya na part, Diyos ko, gaaral pa ako naman. Bilib ako sa mga tax lawyers. Ang tsaga. Meron daw nangyayari sa Boracay. Yung forest, kasi meron dyan mga forest land. Yeah. Natayuan ng structures. Di ba, nahuli yan? Tinanggal yung structure? Yes. O yun, o iba pa to? Last week, may isang po na arestado. Hala. Allegedly. Binalik nila. For occupying forest areas in the resort. Pero ang spin, ape itong mga... Yung mga nag-build sa forest land? Api sila. Pag wala na kayong mahinga dahil wala ng mga puno. Api daw sila kasi matagal na sila dyan nakatira. Bakit naman sila pinapaalis? Ganon. Ayan. Pag pinapaalis, good faith sila. Hindi naman namin alam na forest land to eh. Good faith sila. Yan ang spin ngayon. Talagang itong Duterte administration, walang puso. Wala talaga. Mapang-api. Grabe kayo. Ang tagal na namin dito. Kung forest land yan. 20 years na kami dito. Biglang-bigla na lang meron mga papeles. Nagsasabi, forest lands. Sinideklara nyo? Tapos ngayon, arestado kami. Diba? Anong klaseng administration? Kailangan kami, matagal na ho kayong winarningan, sinabihan na kayo, na forest land dyan, bakit kayo nandyan? Sino ngayon ang hahabulin doon, Trixie? Yung nagbenta? Nagbenta bakit, well, hindi naman valid yung benta . Paano nagkatitulo yun? May titulo ba kayo? So, yung mga officials, may nangyari dito. Yung register of deeds, unang-una yan. Yes. Diba? Yung party na nagbenta, of course, hindi will not be allowed to benefit from this sale. So, solian yan. Meron hong presidential proclamation. Si GMA. Na mahigit sa 600 hektarya dyan. Forest land. Declaring, hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng, ano ibig sabihin? Tituluhan. Tapos yung mga yon at ang the rest is protected area. Ibig sabihin, hindi pwede magtayo na commercial structures. Ang nangyari dyan, at yan ho, upheld ng Supreme Court. Yes. Okay. Ang magkakasama dyan sa lokohan na yan, number one, local government. Number two, yung mga sendro, yung mga DNR dyan. Saka yung register of deeds. Tatlo yan. At sigurado. Least, at the very least. At the very least. So, may nagpapabati, Estelito Vera Cruz and Betty Vera Cruz from Honolulu, Hawaii. Magdo-donate daw kasi po sila.
Kaya hindi namin po sila mabate until madonate. Si Estelita Vera Cruz and Ma'am Betty Vera Cruz. Ay. Avid fans daw from Honolulu, Hawaii. Na hindi naman namin pwede batiin. Paano yun? Ay, papasalamat ako sa Sikwate Republic. Nagpadala sila ng kape para sa karambola. Uy. Ano ko lang ha, singit ko lang dalawa. Yung si Attorney Ryan Oliva, yung abogado na lecturer sa UP Law, is still missing. He's still missing. So, ay, may dumating din na cookies from PJ and Tess. Nandito po sila ngayon. Hindi namin binabati si PJ at si Tess para dun sa cookies. So, Attorney Ryan, still missing, considered missing. Nag-set up ng additional reward ang Alpha Phi Beta Fraternity in the amount of 100,000 pesos for any information on Ryan. Para mahanap siya, pagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan niya, i-contact lang yung email address is findingattorneyryan, lahat yan lowercase, ulitin ko po, findingattorneyryan@gmail.com. Contact numbers 0921-280-1941 or 0917-589-2732. Ulitin ko po, 0921-280-1941, 0917-589-2732. Yeah. Okay. Tapos, these houses were built in good faith. Huh? It's not a good faith. No, there's no good faith. Pagka ano, na-classify na siya, walang good faith yan. Besides, and they were paying daw ano, tax decks. Yun na nga. The local government will always accept payment. Yes. It is up to you ngayon. Humingi sila ng refund. It's not proof of your ownership. Tax declaration is not proof. Eh, they've been there daw for 20 years. All of a sudden, it's illegal. Sabi nito, anong foreigner. Anong kiniklaim nila? Kaya maniwala. Foreigner. Una-una, foreigner, unless Pilipino yung nagkiklaim, foreigner cannot own land here. So, is he claiming as an owner? Kasi and sinasabi niya 20 plus years? They're fighting for the rights of the land. Galingan nila. There. Nga ako, I suggest, ano? Wawa naman. There's a Belgian daw in arresto. Meron isang Kasi Australian. May pina provision yan. Meron dalawang Britons. They are fighting for and in behalf of the Filipinos there. Sipin mo, sila na mismo ang lumalaban para sa atin. Tsaka syempre, magaling ang connection nila sa Inquirer. Kaya lumabas doon. Ayun. Nagrarally ngayon ang Liga Independencia Pilipinas sa harap ng Senado kasi may Senate hearing in a little while tungkol ulit sa red tagging. Basahin ko lang excerpts dun sa statement ng presidente nila, si Sir Pepiton. Ang sabi niya, makabayan block resign. Kapag sinasang-ayunan na ang pag-aaklas, ang paggamit ng armas laban sa gobyerno, ang malawakang pananakot sa taong bayan at ang panggugulo, kapag ang mismong nakaupo sa Kongreso di naniniwala sa sistema at kinukonsinti pang galawang terorista, kapag binibigyan nila ng boses at puwang sa Kongreso yung kapag binibigyan ng puwang sa Kongreso ang mga panawagan ng mga rebelde, paghihimok ito, pagbibigay sigla para silang cheering squad sa mga kasamahan nilang gumagahasa sa bansa. Tama na, makabayan block resign. So, kasalukuyan na, sa harap po sila ng Senado kung malapit lang po kayo sa lugar at gusto niyo silang suportahan. Kailangan ng social distancing. Naka-social distancing yan, at saka naka-masks naman po sila. Kasi nandyan sila sa harap ng Senado. Kasi, maraming nakabantay. According to Duque, you are being discouraged from doing all of these gatherings. We discourage you. Tumatawa si, pag sinasabi natin. Favorite niyo siguro yung siya. Rico din eh, favorite mo na eh. Sino? Si DOH Secretary Royce Matu. Paborito talaga. Paborito talaga ng karambola. Ayun po na yung health secretary. Maraming salamat. Ay, 30 seconds pa pala tayo. Ay, salamat nga pala dun sa mga nagbigay dito sa YouTube. Ma'am Julie Sihalbo, 2 beses nagbigay ng $50. Si Ma'am naman. Tsaka happy birthday kay Fushigi Yugi. Nagpadala din siya ng pang pizza. Taga-Japan. Oo.
Well, happy birthday at Fushigi Yuugi. Maraming maraming salamat sa papitsa. Kulang. Wala pa yung ano, wala pa yung keso doon. Tandaan nyo, hindi nakakataba yung keso. Sabi ni Vic, Vic Delima. Maraming salamat rin kay Boss Vic at saka sa tropang Extra Rice ng Manila Bulletin. Maraming salamat sa lahat ng nag-like and share. Tabayan ang susunod na programa. Andito na ba sila? Saka si Alex Santos, magaling sa bowling to. Oh, ay, oo nga, no? Ang tabayanan, susunod na programa, Yes, Yes, Yo, to Pasyo with Doc Chelejano and Stala Saldivar. Hindi ko makita yung iba. Ayun, nandyan si Ma'am Tala. We'll see you later on Tambayan. Kasama ko si Attorney Awesome Ahmed Paglinawan. See you there. Akas po si Twixie Cruz Angeles. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.